Mabuhay! Welcome to my YouTube channel. My name is Ed, ang inyong kaamats na lagi may top up. Ganun. So for today's video, pag-uusapan lang natin yung isa sa mga nag-viral this past few days na video, official music video ng Paubaya by Moira. Kasi super trending yung mga nababasa kong comment as well as yung mga posts sa iba't ibang mga social media platforms tungkol sa kanilang reaction at yung mga naramdaman tungkol sa nasabing official video ng Paubaya. Dahil sobrang bigat sa puso. Gano'ng kabigat. I mean, sobrang ganda. So, we as individual will go on to react this. So, tara po, samahin niyo ako. Let's go! A few moments later. Okay, so ang ating gagamitin na video ay narito sa laptop ko. So, sana hindi lang siya makopyright. Disclaimer, this video is not mine. So, sana walang makopyright, no? So, atin siyang papakinggan, papanoorin kung ano yung naisip ay huwag yung video at kung bakit talaga siya na-trending. Ayan, so Paubaya by Moira. So ito ay ang video, no? So ayan, sana kita nyo. It's nice to see them na magkasama sa video kasi diba break sila. Ayan, so tira nyo. Pero ina, kapo ni Joshua, no? Tsaka ang maganda ni Julia. So I'm back, mga kaamat. So kakatapos lang natin panoorin yung official music video ng Paubaya by Moira at ang isa sa mga tampok ng mga artista na nagbigay buhay sa official video ito ay sina Joshua Gracie at saka si Julie Barreto. So alam mo natin lahat na, di ba, meron silang pass, meron silang hindi pagkakunawaan. That's why they end up their love team, their relationship, at very happy or masaya tayo makita ulit sila na magkasama sa isang proyekto na parang walang nangyari, di ba? Parang lagi natin kasi naririnig sa mga tao na pwede bang magsama or pwede ba ulit nagkatrabaho ang dalawang ex? At sa ginawa ng dalawa, very professional sila. At talaga naman very, makikita mo doon yung respeto nila sa isa't isa. Talagang very artist sila. At saka, yung ang climax dito sa official video ng Paubaya is yung pagbibigay nila ng mga opinion. Tsaka yung mga naramdaman nila sa bawat isa. Ipinakita ng kantang ito na sa buhay ng isang tao, meron talagang dumadating sa ating namamahalin natin pero hindi natin makakasama habang buhay. May mga tao tayong makikilala, iibigin natin, magsisimula, pero hindi sila magtatapos. Hindi natin sila yung tao na makakasama natin hanggang sa huling. Kasi they are just part of our life. Parang sila lang yung mga tao na dumarating at nawawala. Magbibigay sa atin ng kaligayahan, magbibigay sa atin ng love, pero hindi siya yung mga kasama natin hanggang sa huli. Nakakatuwa kasi parang yung mensahe ng dalawang artist na si Julia tsaka ni Joshua sa isa, parang para talagang para sa kanila. Para ipinakita doon na yung kanilang sinasabi na parang hindi scripted, talaga meron silang pinaghugutan. At makikita mo doon na talagang
may closure. At most of us, kapag nag-break up or nasasaktan tayo or galing tayo sa isang relasyon, umahanap tayo ng closure. At talagang masasabi ko na closure is good para magkaroon tayo ng paliwanagan sa isa't isa, para maayos natin yung mga dapat ayusin. At upang masagot natin yung mga katanungan natin kung bakit ba nangyari sa atin yun, kung bakit natapos yung isang relasyon ng kasama na rin siya. Ang ganda kasi nung kantang ito kasi paubaya. Kung ikaw tatanungin, kaya mo bang ipaubaya yung isang tao na mahal mo para lang sa kalagayan niya? Ako personally, hindi ako magpapakapalastikan. Sa ngayon, yun ang gusto ko matutunan. Hindi ko pa kaya ipaubaya yung isang tao na mahal ko sa isang tao na naharap niya yung pagmamahal, hindi sa akin. But what I'm trying to realize ngayon na kailangan pala talaga matutunan natin yung art of acceptance, art of letting go, and art of contentment. Kailangan hindi lang lagi yung sarili natin, yung iisipin natin. Hindi porket mahal natin siya, mamahalin na rin natin. Mamahalin na rin nila tayo. Hindi porket siya yung gusto mo, siya na yung mga kasama mo. Kailangan mo tanggapin sa buhay na may mga tao talagang dumarating sa atin, pero hindi natin makakasama hanggang sa huli. Sila yung mga tao na laging bahagi ng buhay natin. Nabigay sa atin ng kasiyahan, nabigay sa atin ng rason para mabuhay. Pero sila din yung mga tao na hanggang dun lang eh. At siguro mas maganda na tanggapin natin na talagang may mga tao talaga na hindi para sa atin. Nakilalaman natin sila, siguro kasi may purpose, may dahilan. At kung ano man yung naging party niya sa atin, hanggang doon na lang yun, tapusin na natin. Siguro, balang araw, matututunan ko din mag-let go. Matutunan ko din na tanggapin na yung mga taong yun na minahal ko, hindi sa akin. Ang hirap magpaubaya, pero kapag natutunan mo with all your heart, with all your soul, yung value ng pag-ubaya mo sa isang tao, at nakita mo siyang masaya kasama yung taong minamahal niya, at masaya ka din na makita mo siyang masaya, that's the essence of ubaya. That's the value of pagiging pag-ubaya. So, kailangan lang talaga natin ipaubaya yung nararamdaman natin. At syempre, kailangan din natin ng guidance ni Lord, kailangan din natin ipagdasal na matutunan natin na ipaubaya yung mga bagay na yan. Kasi wala talaga eh. Mahirap yung magpaubaya. But ang natutunan ko dito talaga sa video nito, nung habang nagsasalita sila Joshua tsaka si Julia, na dapat talaga sa love, hindi lang yung sarili mo yung iniis mo eh, maging yung taong minamahal mo. Kung hindi na siya yung taon na para sa'yo, huwag na natin ipilit. At siguro kailangan din natin ng perfect timing, perfect time, kung kailan magiging maayos ang lahat. Huwag nating madaliin. Sabi nga, time heal all wounds. So dapat hintayin natin yung tamang panahon para matutunan natin yung mga bagay-bagay at accept natin yung nangyari sa atin. Kasi yun lang naman yung kailangan natin sa buhay. At wala nang iba. Kaya sa mga tao dyan na yan, pag nakatulad ko na hindi pa kaya ipaubaya yung tao na minamahal nila sa iba, siguro it's about time na ipaubaya na natin sila. Hindi dahil sumusuko na tayo, hindi dahil pagod na tayo, hindi dahil nasasaktan na tayo o nasasakal na tayo o naihirapan na tayo, kundi ipaubaya natin sila. Kasi yun ang deserve nila at yun ang greatest love. Hindi mo naman kailangan makasamang isang tao na mahal mo
para magpapoto na yung mahal ka din eh. Kung talagang mahal natin yung isang tao, ipapaubayan natin siya dun sa isang tao na mahal niya at sana mahalin din siya. Kasi yun ang tunay na diwa ng pagmamahal, ang sakripisyo. So ay guys, marami na akong nasabi at sana may naitindihan kayo, may naramdaman kayo tungkol sa aking reaction tungkol sa official video ng Paubaya. So maraming salamat kung nakaabot ka sa portion at sa part ng video nito. Kung nagustuhan mo ang aking reaction, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe para lagi kang updated sa mga ganap ko sa buhay. So mili, ako ito, si Eds, ang inyong kaamats na lagi may topa. Ganun. So hanggang sa mili natin pagkikita. Paalam! Salamat po sa mga nanood mo.